Mula kay KIENN Thoughts, mga kapatid, no? Panoorin natin to, batang lalaki, unti-unting nagiging bato ang buong katawan, mga tolo. Anong klaseng sakit yung meron siya, no? At unti-unti daw nagiging bato yung katawan niya. Yan ang ating aalamin, mga tol. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan na mag-subscribe kay KIENN Thoughts, mga kapatid, para sa mga kakaibang kwento, kakaibang pangyayari, mga realidad, mga tol, no? Na nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid, no? So huwag ninyong kakalimutan din, syempre, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga kapatid. Unti-unting. Ano, naninigas yung mga balat niya, no? Parang dry na dry skin. Parang ganun na nangyayari. Isang 11 taong gulang na batang lalaki. Bakit nga ba unti-unting nagiging bato ang buo niyang katawan? Kamusta mga bossing? This is Roy Z and welcome sa ating channel. Sa video na ito ay itatampok natin ang isa na namang kwento ng buhay. Halina't kilalanin ang batang lalaking ito na sa kabila ng kanyang mapait na karanasan ay naging matibay ang kanyang loob at hindi nawala ang kanyang pag-asang may magandang mangyayari sa kanyang buhay. Tara, alamin natin ang kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. I-like mo na rin ang video na ito bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng KIENN Thoughts. Yan, mga kapatid, ha? Subscribe! KIENN Thoughts! Naging bato. Ang batang ito ay si Ramesh Darji, isang batang hindi nakaranas na maging masaya ang kanyang kabataan dahil sa kanyang kakaibang itsura at kondisyon. Bukod dito ay kinakatakutan pa nga siya ng ibang mga kabataan dahil itong si Ramesh, unti-unting nagiging parang bato ang kanyang katawan. Grabe, no? Imbis na makipaglaro pa nga sa ibang mga bata, pinipili na lamang niya na mag-stay sa loob ng kanilang bahay sa buong maghapon upang maiwasan na rin ang panunukso ng ibang tao. Isinilang si Ramesh sa maliit na bayan ng Baglong sa bansang Nepal. Normal naman ang bata noong siya ay kasisilang pa lamang pero makalipas ang 15 araw simula nang siya ay ipanganak, dito na napansin ng kanyang mga magulang na unti-unting nagkakaroon ng hindi normal na pagbabago ang kanyang balat. May problema sa DNA niya. Nagsimulang magbakbak ang kanyang balat at pagkatapos nga ay tinubuan ito ng makakapal, matitigas at maitim na balat na maikukumpara mong araw sa kaliskis ng isang isda. Ooh. Hindi maipaliwanag ng mga magulang ni Ramesh kung ano ang nangyayari, kaya naman minabuti nilang dalhin sa mga doktor ang kanilang anak. Matapos ang isinagawang eksaminasyon sa bata, sinabi ng mga doktor na posibleng mayroon lamang itong isang uri ng fungal infection. Kalaunan ay nadiskubre nila na nagtataglay pala si Ramesh ng kondisyon na tinatawag na ichthyosis. Ichthyosis. Ito ay isang rare condition kung saan nabubuo sa balat ang matitigas at makakapal na parang kaliskis ng isda. Ito ay isang rare skin disorder na maaaring makuha mula sa genes ng mga magulang ng isang tao. Ang masakit pa rito, wala pang nadidiskubring lunas para sa ganitong uri ng karamdaman. Kasi rare, di ba? Kumbaga sa 1,000, isa lang magkakaroon. Tas malas mo, ikaw pa yung nagkaroon, no? Kawawa naman. Pinakamasakit niya, syempre, sa part ng mga magulang. Parito, wala pang nadidiskubring lunas para sa ganitong uri ng karamdaman. Pero maaari naman itong mabigyan ng pansamantalang remedyo sa pamamagitan ng ilang mga skin treatment at mga over-the-counter medications. Kaso mahirap lang din sila, oh. Kahit nalaman ng mga magulang ni Ramesh na mayroon siyang pambihirang kondisyon, wala rin silang magawa upang siya ay maipagamot. Mahirap lamang ang kanilang pamilya.
kumikita lamang ng 7,000 Nepali rupees o katumbas lamang ng 2,900 pesos kada buwan ang kanyang ama. Grabe. Bilang isang laborer. Kulang pa ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, kaya naman hindi nila magawang makaipon ng pampagamot para kay Ramesh. Walang trabaho ang kanyang ina na mas piniling siya ay alagaan dahil hindi naman madali ang magkaroon ng kondisyon na katulad ng kanyang nararanasan. Dahil dito, tiniis na lamang ni Ramesh ang sakit na kanyang nararamdaman. Kahit nga daw umiyak siya nung umiyak ay wala rin namang magagawa ang kanyang mga magulang. Makalipas ang maraming taon, lumaki na nga si Ramesh na hindi nakakalakad at hindi rin nakakapagsalita. Dahil sa ichthyosis ay tumigas na nga na parang bato ang buo niyang katawan. Na-deform na rin ang kanyang mga binti dahil sa kondisyon na ito. Samantalang ang kanyang mukha naman ay natutuyo at nagbabakbak na sa unang tingin mo nga sa kanya ay akalain mong siya ay isang estatwa. Tila nagkaroon naman ng pag-asa si Ramesh at ang kanyang mga magulang dahil isang good Samaritan ang voluntaryong tumulong sa kanya. Ito ay ang British singer at songwriter na si Josh Stone. Wow. Na nagsagawa ng isang fundraising campaign para matulungang makaipon siya ng pondo para sa kanyang pagpapagamot. Sakang anghel! Habang nasa Nepal para sa kanyang gig, naikwento ng Nepalese singer na si Sanjay Shestra ang kondisyon ni Ramesh. Parang nadurog naman ang puso ng British singer nang makita ang video ni Ramesh na nahihirapang gumalaw at maglakad. Ito yung mga sinusuportahan at tinutulungan dapat ng mga taong ano, no? Imbis ginagastos nila yung pera nila, halimbawa ilang million per night sa hotel, di ba? Yung mga bilyonaryo, di ba? Well, pera naman nila yun, di ba? Pero no, maganda dito rin nila gastusin yung ibang kayamanan nila, no? Eh, kung ako, bilyonaryo lang ako, bakit hindi, di ba? Dahil dito ay nagdesisyon siyang tulungan ito sa pamamagitan ng isang charity concert sa Kathmandu. Dahil sa gig na ito ay nakalikom sila ng 1,375 British pound o aabot sa mahigit sa 90,000 pesos na gagamitin sa treatment ni Ramesh. 90,000 pesos? Ang liit nun! Bukod dito ay nag-stay din ang singer ng buong araw na kasama ang bata. Dito nga ay binigyan niya ng mga regalo, laruan at mga chocolate at ipinaramdam dito na siya ay isang espesyal na bata. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang treatment ni Ramesh Darji sa Kathmandu Medical Center at maganda naman ang nagiging epekto ng treatment para sa kanya. Ayon nga kay Dr. Sabina Batray, isang assistant dermatology professor, hindi na maganda ang kondisyon ng balat ni Ramesh dahil sa tagal na nga nitong taglay ang ichthyosis. Kinailangang sumailalim sa skin surgery ang bata upang alisin ang makakapal at matitigas na bahagi ito sa kanyang balat, at talaga namang ito ay isang napakasakit na proseso. Sa loob ng 2 linggo ay binigyan nila ng antibiotic ang bata upang maiwasan ang impeksyon, at may mga ipinainom silang mga gamot para tuluyang mawala na nga ang mga dead skins sa kanyang katawan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-like na rin bilang suporta. At para sa inyong reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. Special shoutout kina... Alright mga kapatid, yan, napanood natin. Yung mga ganitong sakit talagang rare diseases lang siya, no? Hindi naman mataas na porsyento nagkakaroon. Pero napakamalas mo kung sa dinami-dami ng tao sa mundo, tapos mahirap pa kayo, tapos nagkaroon ka pa ng ganitong karamdaman, mga tol, no? Kaya mga kapatid, no, kung ano man yung pinagdadaanan mong problema ngayon, isipin mo mas maraming tao may hinaharap, no? Tapos yung iba nagpapakamatay lang, no? Mga tol, no. Isipin niyo na lang yung mga ganitong kwento. Kaya maganda rin 'to, eh, no. Panoorin ninyo yung mga video dito kay KIENN Thoughts, mga kapatid. At masasabi ninyo talaga na napakaswerte pa ninyo sa buhay. Sa totoo lang, napakaswerte pa ninyo sa buhay. Noon, dami kayong utang, dami kayong problema, 'di ba? Iniwang kayo ng girlfriend, boyfriend ninyo. Ang liliit ng problema niyo, no. Pero yung mga ganitong karamdaman, mga kapatid, no. Talagang mula sa pamilya nila, mahirap na, tapos nagkaroon pa ng ganito.
yung bata na dapat nagsasaya lang, walang iniisip na problema, walang iniisip na hirap, di ba? Dapat siya ay nagsasaya lang. Ito, itong inaano niya, kinakaharap niya, mga kapatid, no? Pwede itong tulungan ng mga mayayaman sa buong mundo, no? Siguro hindi lang napupunta sa radar nila, pwede. Pero, well, anyway, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe kay KIENN Thoughts. Siyempre, kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, mga kapatid, alam mo na, subscribe ka na rin. So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.